Hi guys! Welcome back to my channel. So, vlog number 2 na tayo. Bago ko simulan yung vlog natin, gusto ko muna magpasalamat sa lahat dun sa mga nag-like, nag-share, tapos nag-subscribe sa channel natin. Sobra po nakakataba ng puso kasi hindi ko naisip na may maniniwala pala sa akin and may mga susuporta po pala sa akin kasi talagang matagal ko pong pinag-isipan kung gagawin ko to or hindi. So talagang sobrang thank you and sana andyan lang kayo palagi para sumuporta sa akin and ibabalik ko po sa inyo yung mga binibigay nyo sa akin kasiyahan and sobrang salamat po ulit. So kung bago po kayo sa channel ko, papakilala po ako ulit sa inyo. Ako nga po pala si Den Cervantes. Isa rin po akong tattoo artist kagaya nyo, pero nakabase po ako dito sa Canada. Dito po ako para magturo sa mga baguhan. So, kung pinapanood mo ngayon itong video ko at gusto mong matuto magtato, tamang-tamang andito ka sa channel ko. So, guys, Yung first vlog natin, kung naalala nyo, is sabi ko may papakilala ako sa inyo, di ba? So, eto na yun, guys. Papakilala ako sa inyo yung isa kong kaibigan na isa sa mga pinagkakautang ako ng loob. Kasi, kundi dahil sa kanila, sa kanya, baka hindi niya ako nakakausap ngayon. Or talagang hindi ako siguro tattoo artist sa Canada. So, gusto kong makilala niyo siya para malaman niya rin yung story namin and kung paano ako nagsimula at makita niya rin yung mga designs or tattoo na ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako para makita niyo yung difference ng nagsisimula hanggang sa ngayon. So, hindi ko na masyadong papatagalin. Sana panoorin niyo and enjoy niyo sana, guys, okay? Dito na siya. Hello, magandang hapon. Ako nga pala si JR, tropang dikit ni Deng. 3 years ago, doon kami nag-start. Ayan, kantsawan si Deng na bakit hindi siya mag-start mag-tato kasi magaling nga sa kamay. Doon din sa nature ng trabaho niya and then medyo matagal yung ligawan bago natuloy. And then, nung I think 2017 fall or winter na yata, nung first time kami tinatuan ni parang Deng. Ayan. Kaya kami yung, ako yung isa sa mga una na napag-practice ni parang Deng, which is proud naman kami. Kaya masaya kami kung nasan na siya ngayon. Na nag-improve na nag-improve hanggang sa ito. Something na siyang shop. Kaya ang pangit lang. Hirap na kami makasing sa dami na gusto magpatato. So, pero which is good thing kasi marami na nakakilala sa kanya dito sa small town namin sa Esteban. And then medyo lumalabas na all throughout Regina and Moose Jaw, Winnipeg pa minsan, and hanggang sa, ayun, unti-unti, pati yung mga local Canadians, nakikilala na rin si Paring Deng. Kaya, ayun, dito papakita namin kung saan talaga nagsimula si Paring Deng, yung mga, isa sa mga unang ginawa niya. And then, I think all through, makikita niyo sa vlog yung mga unang ginawa niya. And then, hanggang sa kung ano na yung mga tititira niya ngayon, na which is matitindi talaga. Kaya, hope you guys enjoy. Ayos. Ayun, so bali, ito yung unang ginawa ni Deng. Sarili kong design and then nagpasa ako ng concept kay Deng and then ni-render niya yung design, pinakita sa akin, nagkasundo kami. So yung unang tira nito hindi pa maayos yung mga linya
hindi na-satisfy si Deng. Kasi nung time na yun, hindi pa ganun kagandahan yung gamit niya. So, by the time na bumalik ako, inayos niya. Ayan, ito na yung kanalabasan. Natawa naman siya sa healing. Mabilis lang, and then... ayun. Parehas kami satisfied sa kanalabasan. Ito yung pinakauna na tinatusahan ni paring Deng. And then, next, ito na. Una niya realism sa akin din. So, ito, pinakita niya sa akin una yung design. Sabi ko, sige, tirahin natin yan. And then, ang pagkakamali ko lang, tinato niya to. And then, the following day, nag-out of town kami. Inaayaw ko mag-swimming ng mga bata dun sa tinuluyan namin. And then, ayun, nagsugat siya. Kaya medyo na infection. Kaya kung mapapansin nyo, itong part na to, dark, and then ito nag-light. Kasi ito yung talagang tinamaan. Pero pag dumating yung time na hindi na busy tong tao na to, pag nagkasundo na yung oras namin, ayusin namin to. Ayan. Tapos next, ito. Sabi ko sa kanya, pare, gusto ko ng tattoo ni St. Michael Gawang, ganun. And then, naghanap kami ng design. Tapos, kasi ayaw niya nung kukuha ka lang ng picture sa internet and then, yun na mismo yung titirahin niya. So, gusto niya sarili niya concept din, which is good. So, nung pinakita niya na ulit sa akin yung rendering ng design, natuwa naman ako, kaya sabi ko, oh, let's do this. Ayun, ito yung pangatlo. Na halos ilang buwan ang pagitan lang yata kung matatanda ko. Ayun. And then, yung next, siyempre, kung may kalungang braso, panang braso naman. So, ito. Ang istorya niyan, sabi ko, parang din gusto ko ng Grim Reaper ka akong ganun. So yun, nag-pull out ulit ako ng picture sa internet. And then, ginawa niya ng sarili niyang concept. Kaya, ayun, ito ko nalabasan. Pinakita niya sa akin yung final design. Sabi ko, ayos. Approve ka akong ganun. Gawin na natin yan. Ayan, ito yung sumunod. And then, ang sumunod, ito pala. Isa leg ko. Yan. Owl tattoo. Ako lang yata, until now, siguro yung tinatuan ni Deng sa leg. Kasi ayaw. Parang ayaw niya rin mag-tattoo sa leg. Natatakot siya. So, noong time na yun, by that time. Kaya sabi ko, pare, sa akin na subukan. Sabi ko, ganun. First neck tattoo ko rin. Ayun. Medyo matagal-tagal din kasi nung mga kalauna na nung session, nagta-tap out na ako. Time out na ako. Mas marami yung si break kaysa dun sa session. So, nagtagal. Pero, ayun, maganda na akin nilabasan. Yung kulay, yung shading, saktong-sakto lang. Pati yung laki niya. So, lahat naman kinonsulta na sa akin din. Kaya, ayun, ayos ka ako. And then yung next, eto. Hindi ako nagkakamali, unang portrait ni Deng, at least sa akin. So sabi niya, pare, since idol mo si LeBron, bakit di natin tirahin? Ayun, kaya tinira namin siya. Pucha, hindi ako makapaniwala nung natapos. Na kahit siya mismo hindi rin makapaniwala na mapu-pull off yung portrait. Actually, tatlo yata kami yung ginawa niya ng portrait. So, ito yung isa. Kaya, ayan. Ang plano niyan, pupunoy namin ng basketball player to. So, in the future, pag hindi na busy si parang din. Ulit. Pag nakasingit. Ayan. Ayos. And then, yung last,
And so ito yung last na natira ko kay Ding. Kung makikita nyo, halo siya half, ano bang tawag doon? Dark angel or something, and then half angel. Nagbigay rin ako ng concept sa kanya kay Paring Ding. Sabi ko ganito, gusto kong mangyari yung size, dapat ka ako halos covering buong chest. Kaya ayan, maganda yung healing. Yun yan ang masakit. First time din ni Ding yata sa chest nito, hindi ko nagkakamali. So medyo mahirap yung pwesto 1, tsaka isa sa pinakamasakit na tattoo. Kaya napaka memorable nito. Ayun. Yan, ito na yung huli so far. So pagka natira na yung mga nakapila, ayun, next ulit tayo dyan. Ayos. So and guys, panood nyo na yung story ni Paring JR, di ba? So tataka kayo bakit hindi ako nagturo or nag-vlog ng tattoo tutorial, is kasi close pa rin kasi yung studio natin. So andito ako sa bahay, and alam naman natin na hindi pwede mag-tattoo sa bahay, especially dito sa Canada. Pero meron naman akong good news sa inyo. Nasa, ang alam ko is sa June 8, pinayagan na kami mag-open na shop. Pwede na akong mag-tattoo. So from that date, gagawa agad tayo ng mga videos, yung mga talagang on the spot kong ginagawa, and na-explain ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun para rin yung matutunan. Pero sabi ko nga is dun muna tayo sa basic, dahan-dahan lang tayo para hindi tayo malito pag tagal-tagal, kasi pag in-advance agad natin tapos bumunta tayo sa basic, magugulo tayo, hindi natin natutunan yung tamang way, di ba? And sana nagustuhan niyo yung story namin ni Paring JR. Sana makahanap din kayo ng katulad niya na kaibigan, kasi alam naman natin na hindi lahat ng tao is ibibigay ang sarili ng bilat para matuto ka, di ba? So sobrang pasalamat natin sa kanya, and sana magkaroon din kayong ganong kaibigan. And ang maganda kasi sa nangyari sa akin, hindi to libre. Alam mo ba yung nag-aaral ako ng tattoo na binabayaran nila ako? Ganun yung tunay na kaibigan. Hindi ka nila titipirin, hindi ka nila ibabargain. Kahit hindi ka pa magaling, kung naniniwala sila sa iyo, tutulungan ka nila. Hindi ka nila iiwan, hindi ka nila i-down. Wala silang sasabihin sa iyo, kundi ipupush ka pa nila. So, grabe ang mga yan. And actually, sila pa nga yung talagang nagtaas ng talent ko eh. So from sa kanila, siyempre habang gumagaling ka, tumataas sa yung presyo mo. Kaya sobrang salamat talaga sa kanila. And siyempre sa lahat ng mga nanonood, nag-like and nag-subscribe ng channel natin. Sana patuloy niyo akong suportahan para patuloy din akong gumawa ng video. Sabi ko nga palagi, para sa inyo to. Gusto kong ituro yung mga alam ko, kasi alam kong kung kaya ko, kaya nyo rin. Naniniwala ako sa inyo, kaya tuloy-tuloy lang. Mahirap pa ng buhay, or maraming mga nagsasabing tumigil kayo, hindi kayo magaling, kayo maniwala sa kanila. Gawin nyo lang motivation yan, guys. One day, magulat kayo. Andito na kayo. Baka lagpas-lagpas pa kayo sa maraming magagaling na tattoo artist. Maniwala lang kayo sa sarili nyo. Ganun lang palagi. And basta, focus lang palagi. And gawin nyo lahat ng makakaya nyo para gumaling. Ganun lang yun. Bawal ng tamad. Kailangan palagi nyo iniisip yung ginagawa nyo. And lagi nyo iniisipin na hindi lang yung client ang mapapawaw. Dapat para kayo mismo mapawaw kung paano nyo nagawa yan. Okay? So, kung nagustuhan nyo itong vlog number 2 natin, pwede naman palike. Ta-share ulit natin sa tropa. And pa-subscribe na rin para tumami pa yung subscriber natin at marami pang makapanood, diba?
Tapos, ingat lang kayo palagi. And sana matapos na lahat ng problema ng mundo, di ba? Maraming salamat sa panonood, guys. And I'll see you on my next vlog. Bye-bye! Guys, shoutout tayo muna tayo. Jamir Tattoo TV, Jamir San Pedro, Jacob Boy B, Boss Mike Kanyani, LJ, Skulot, Mexican Amiga, Bert the Explorer, JC Cerilla, Polko Wendet, Jer Mateo, si Yanyan, Tattoo Learners Group and Blood Ink Society, Tim Hortons King Street, and si Inday. Sa lahat ng nanood, nag-like at nag-subscribe, maraming salamat, guys. Yung ibang shoutout sa next video na lang. Salamat! Guys, meron pa pala akong nakalimutan. So kung gusto niyo makita yung mga ginawa kong tato, check niyo na lang yung Facebook page ko, DCing Studio. Meron din po ako Instagram, DCing Studio. And maraming salamat po sa panonood. Check nyo na lang, guys, ha. And kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Bye!